Yeah, good day traders. Radus guy here, I'm back. No, so mag-share ulit tayo ng mga trades natin, so mga analysis. Yan mga inaabangan nating mga trades sa gold. So, more on gold lang naman ang mga tinitrades natin dito, which is forex. So sa susunod na mga videos na i-upload ko ulit siguro, kikripto tayo. So, mag-share lang naman ako ng recent trades ko. So, bago ang lahat, start mag-intro muna tayo. So, yan. So, tagal kong hindi nakakapag-upload dito, no? Tsaka nakapag live trading. So, meron lang tayong mga inaasikaso, mga problema. So, hindi mawawala naman yon. Pero, trading natin, tuloy-tuloy pa rin natin yan. No. So, mabilis lang to. So, share ko lang yung naging trades ko kahapon. O, kahapon nga to. Kahapon nag-play out. So, bakit ako nakakuha ng trades dito? So, doon, masyadong matagal to. Yung ang tagal nito bago ko na, though naka-set up na to dati, pero meron na ako mga trades din dito. So ito, yan, yung mga to, mga nakuha ko mga trades yung mga yan, pero yung mga iba hindi ko na lagay dito kasi nga nagda-direct na ako sa trading view. Sa trading view sa MT5. So yan. So paano ko ba siya nakuha dito, which is yung BB lang naman yung gamit natin, no? Nakakita naman tayo dito ng on a 30 minutes time frame, nakakita tayo ng multiple breakouts. No, nakapag-breakout siya dito sa area na to, sa area na to, sa area na to. So nakakita tayo ng siguro higher low pa rin siya. Di pa rin natin siya mako-consider na bearish movement na talaga siya ng isang malaki. Pero malapit na to. Kumbaga, para sa akin, isang pump na lang niya. Isang pump na lang niya. Meron ako ditong analysis sa kabilang setup. Kung hanggang saan ang ina-expect kong aabot siya. So, yun. So, nakita ko nga itong breakouts na to. And also, itong area na itong stop hunt. Which is, kumbaga, kung tayo mag-short, saan ba tayo naglalagay ng mga stop loss, which is dun lang sa mga higher structure niya or sa lower structure niya. So, kaya ito yung na-consider ko sa kanyang stop hunt area. Yan, pwedeng ito. Yan, yung pinaka-stop hunt area niya. So, pero dito sa area na to, ito yung naiwan. So, kaya dito ako nakakita ng possible entry ng mga BBs. So, ito yung lagi kong napapansin pagdating sa mga setup ko pagdating kay BB is yung may isang malaking trend. No, may isang malaking downwards or uptrend. Then, ito yung kasunod. Yan, kumbaga, ano ko ba yung example? Kung halimbawa, uptrend, yung box niya, yung previous niya is either doji. Yan, ganyan. Yan, so ito yung nakikita ko sa kanya. Yan, yung area na yan. Oh. So, dito ako nakakuha ng BB, which is sa 30 minutes. Kinuha ko yung BB niya dito sa area na to. Meron din ako sa 2 hours. Yan, which is yung body naman ang kinuhanan ko dyan. So, isa ko rin napansin sa kanya dito is yung gap area niya. Yan, sinecheck ko rin siya, pero paminsan-minsan lang naman. Yung gap area, yung yung closing ng bullish sa opening ng bearish. Kumbaga, hindi na sila antay, which is meron para sa akin gap. Kaya, kung mapapansin nyo, tumama talaga siya dyan sa area na yan. So, hindi ko masyado tina-check yan. So, dito, sa 30 minutes, kinuha ko tong
kinuha ko tong bibi na to. So sa 5 minutes meron din ako ditong nakita. Kumbaga talagang dinouble check ko pa talaga siya. Yan, sa 5 minutes halos ka-align siya ng 2 hours. Yan. So nilagay ko rin yung 5 minutes na yan. So kaya in-stay ko yung trades ko dyan. So nung na-hit na yung entry, hinayaan ko na lang, nag-tipi na lang ako dito sa area na to, which is yung BB rin nitong area na to. Yan. Yan. Dyan na yung naging tipi ko. O dito, kanina lang, so akala ko aabutin yung entry area ko dito sa area na to. Kaso, hindi siya nahagip. Ang nahagip ay si 4 hours, si 2 hours, oh, si 4 hours at si 2 hours. Ah, hindi dito, dun yung sa kabilang. Magkakaiba kasi ang chart ng ano eh. Sa 2 hours, tama ba? Oh, sa 2 hours, dito sa kabila, ayan. Tignan natin. Alam ko sa 2 hours din ako naglagay. Ayan, oh. Bakit dalawa yung chart ko ng gold? Kasi nga, etong chart na to ay pang yung sa main account ko. Tapos, etong isang chart naman na to ay sa funded ko. Kaya minsan nalilito na rin ako kaya ginagawa ko iniisa ko na lang. So sayang eto na sana nahagip sana yung order natin dito. Yan. Ito yung pinaka TP week. So sayang pero hindi na natin hayaan na natin yan. Tingnan na lang natin siya kung magre-react siya dito sa area na to. Kasi nga, malaking engulfing yan. So, malaking movement na pataas. So, pwede tayo dito kumuha ng entry. So, ito rin yung isa kong naging observation pagdating sa, siguro, maiyahalin tulad nga sa mga ICT. Yan, kapag meron na siyang bullish uptrend na siya. So, yung pangalawa lagi yung tinitignan ko sa kanya. Kumbaga, eto, nag-react na siya dito sa area na to. Pero, hindi niya pa rin nakukuha itong pinaka BB area niya. So, dito na ako kukuha ng entry. Yan, pwedeng ganyan. O kung gusto niyo maging sure, pwede kayong dito maglagay ng stop. Pero, para sa akin, isa-setup ko lang siya hanggang dyan lang. So, we'll see kung babalikan niya pa yan. So, paano pa niya mababalikan niya siguro kung sa akin, kung babalikan niya pa talaga tong area na to, bibreak niya muna tong high na to. Pagka-break niya dyan, tapos tsaka siya magko-consolidate, tapos tsaka siya aakyat. O ganun. So, nagkaroon na kasi ng tawag dito, pagka-dire-diretso niya, so, magkakaroon naman siya ng consolidation. So, ayun yung nagiging observation ko sa kanya. So, parang ganito. Itong tinutukoy ko dito sa kanya. Yung pangalawa lagi. Ito din yung na-miss out ko last time. So, isang trade ko sa... Wait lang. Saan nga ba yun? Ayun, yun. Yan. Ganun din siya. Ayan o. Nagkaroon na ng upward movement. Yung pangalawa yung tinitignan. So dito ko nakukunin yung BB area na yan. Ito rin yung isang trades ko na hindi ko nakuha yung setup. Yan. So yung mga trades ko naman recently more on mga
scalping mabilisan lang, so hindi siya ganun katatagal, pero effective pa rin naman para sa akin yung BB. No, so diyan talagang hahanapan lang ng mga setup na talagang tutugma sa BB. So yun lang, ano pa ba i-share natin dito. Yan, eto rin, itong mga setup ko na to. Eto naman, paano ko ito nakuha itong setup na to. Eto ata yung CPI. CPI nga to. So, dito ko naman siya nakuha. Sa BB area na to. So, 5 minutes. Ay, hindi na makikita. Sorry. So, meron akong setup dyan. Dyan sa 5 minutes na yan. Tapos dito, ano ba na akong nakuha kong setup dito? Eto. Yan. Kinuha ko rin to. Yung setup na yan. Nakuha yung trades na yan. Kaso, hindi ko naman nakuha itong paakyat niya. So, yung sa paakyat niya, ito naman siya. Yung pinaka-isang buo ng 4 hours. And yung kagandahan kapag nakukuha mo yung isang higher time frame na setup. So, mas malaki nga lang yung stop loss. Pero, syempre, pinaka-titignan mo nun kung saan sa 4 hours ka nagtingin ng BB, so 4 hours din yung setup mo. Like halimbawa, kung saan ka maglalagay ng stop loss, kung saan ka magti-TP. So sa ngayon, eto muna, hintayin ko muna itong umakyat. Maglaro muna siya dyan. Siguro, balikan niya itong area na to. Yan. Pinakasagad niyang babalikan yung area na yan. Setup natin yan dyan. Natahol-tahol pa sa likod ko. Yan. Siguro ganito yung magiging setup ko sa kanya sa mga susunod na araw. Nga, expected ko rin, no? So kung hindi man mag-play out to, expected ko rin kasi na eto, pwede rin itong magtuloy pa downtrend. No? Kung talagang hindi niya kakayanin itong pagka, ilang oras na lang ba ito? 2 hours pa siya. So maglalaro pa siya dyan sa area na yan. Pag naglaro pa siya dyan, possible pwedeng mag-pump. No, pwede mag-pump siya dyan. Yan, kasi nabalikan niya na ito eh. So, tingnan niyo to. Tingnan niyo itong picture na to. Ito, engulfing. Tapos, green candle. Tapos, yung red. Nagkaroon na siya ng wick dito. So, kumbaga parang nagkaroon na siya ng liquidity area na yan. So, kung titingnan natin itong mga scenario din na parang ganun. Ayan o. Nag-uptrend na siya. Nag-uptrend na siya. Tapos, kumuha rin siya ng liquidity dito. Ayan. Kumuha ng liquidity. Tapos, magtutuloy ulit siya pataas. So, ganun din siya. Parang yung nasa higher time frame. So, pwede siya magtuloy na yung pataas. Pero, Tuesday pa lang. Not sure ha. Kung bubutas na siya ngayong araw na to. Or bukas pa. Pero kung bukas pa, so siguro kung ito ay magbe-bearish, kunin niya itong 50% na to. No, pag nakuha niya yung 50% na yan, tsaka siya akyat. Mas maganda. No, mas makakuha siya ng buwelo. O parang yung setup ko dito sa kanya sa kabila. Yan, ito. Parang yung setup ko siya sa kanya dito sa kabila. Ito, meron akong daily, meron rin akong sa 2 hours.
Yan, so nag-expect pa ako na pwede pa siyang bumagsak. Isa pang baba niya dito. Meron ba tayo dito? Wala tayong makikita ng ano dito eh. Divergence. So, kasi nga nagkaroon tayo dito ng panibagong ng bagong lower high. Pero hindi pa tayo sigurado hangga't hindi siya nagbe-break. 2 and a half. 2 and a half hour. Possible. So, yun muna magiging setup ko sa kanya. If ever na bumasag na nga to pataas at umabot siya hanggang dito. So siguro mag-expect ako ng another pullback para balikan niya tong area na to. Yan. Pero kung dito na lang siya maglaro, pwede na siya, pwede siyang bumagsak dito. So pwede tayong kumuha ng mga BB areas ng mga pang liquidity. O kadalasan lamang ginagawa ko pag naghahanap ako ng liquidity, hanapin ko muna yung range. Nasaan ba yung range? Ito, example. Yan ang range. Ayan. Ito yung maganda. Kaya maganda yung mga trades ko dito kasi nga, hinahanap ko muna yung range. Tsaka yung naging up. Tsaka yung naging movement niya. Ito yung naging movement niya, pataas. So, galing siya sa uptrend. So, bumulusok na siya. So, magkakaroon niya ng pahinga. Ayan yung pahinga niya, yung range. So, ito na yung range. Kinuha na natin yung range. Then, kapag nakuha niyo na yung nakita niyo na yung lows, nakita niyo na yung high, kukuha na yan ang liquidity. Either sa baba or sa taas. Ayan o, kung mapapansin nyo, dito kumuha siya ng liquidity. Itong mahabang wick na to. O, kung dito, mapapansin nyo pa tong wick na to. Meron ba yan dito? Alam ko, nakita ko rin ito dito. Oh. So, sa 2 hours, napansin nyo pa rin tong area na to, makukuha nyo itong liquidity. Diba? Pero, hindi ko na sa kanya nakita yan. Ang tinitignan ko kasi dito, yung short. Kasi nga, nasa resistance na tayo. So, nakatatlong beses na yung untog. O, sabi ko, okay. Nag-range muna to. Hahanap ako ng liquidity niya. So, etong liquidity na to, nakuha ko nga to dito sa area na to. Kasi nga, meron pang mga natitirang hindi nababalikan. So, nung nakuha tong trace na to, kumuha lang din ako ng BB area dito sa ilalim. So, ganun lang. Chinecheck ko muna yung range kung nasan na siya. Tapos kukuha na liquidity, tsaka siya gagalaw ng malaki. Ah. So, another example. Ah, tingin pa tayo example. Yan. Ganyan yan. Umakyat na siya. Ito na yung pinaka-range. Ito. Itong isang kandila na to. Ito na yung naging liquidity niya. Bumagsak na siya dyan. Pero, anong nangyari? Binawi rin. Umakyat pa rin siya. So, yun lang muna. No, bibelo muna ulit tayo sa mga pag-upload ng mga trades natin. Setup. Let me know kung nakakuha ng ideas or na-miss nyo ba ang pagla-live natin. So, yun lang. Bye!